Ako po pala si Marcelo Santos sa third. Cartoon po ako dati, pero tao na po ako ngayon. So, sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako yung minsan naghuhugot sa Facebook. Yeah. Hugot King Marcelo. Viral King Marcelo. So, so ito po yung bago kong libro, Kung Hindi Lang Tayo Sumuko. Available po siya sa Viva Books booth dito po sa gilid. So after po nito, pupunta po kami doon, magbubuksan po kami. Available din po yung mga libro ko para sa Obsomatic, para sa Broken Hearted, Kupon Walang Forever. Yung pala lahat po ng libro ko na nandun. Sana po mamaya magkita-kita tayo. Ayun, speaking of your books, I have a... I'm here with... Marcelo Santos. And ano po viral siya sa mga Kisa Balls? Yung mga anak ko mga Kisa Balls na yan, especially mga Donkiss. So updated siya yung mga pinaggagawa niyong mga positive. Silent lang ako. Nagla-like-like lang ako and nagko-comment ako din sa... Sir, there's just two things I want to discuss with you. Una, yung nagugulat lahat ng tao kung bakit na maraming Donkiss. And I'm sure, I see, they're so happy that you're pushing Donkiss pa rin in your own way and... Even Kisses and Donnie, di ba? So, and then the second one, kung gaano ka grabe mag-support yung Donkiss supporters, di ba? Alam mo yung about yung sa Globe and sa New York. Sa New York. Oh, nakita ko nga. Tapos si, ano pa, Cookie Monster. Ay, nakita mo yun? Hindi pa. Mamakita ko sa'yo mamaya. So, yeah, let's give you your thoughts. Kasi alam ko, maraming fans ikaw from the Donkiss fans. Ano nga eh, parang... Ninong Kisa Boys pala to. And this is Daddy Kisa Boys. Ninong and Daddy. For me, hindi ko naman masasabi na parang ang late ko na dumating dun sa pagiging fan nila Donkiss. Kasi actually nga, nakwento ko naman na na-discover ko sila, yung team up nila sa bus. Kasi nanonood ako ng TV dun sa Playhouse. Wait lang, pwede to ah. Parang ito yung dun sa novel na sinusulat ko. Tapos sobrang swak na swak yung character. Yung nila. Actually, ang una ko nakilala talaga si Kisses. Tapos, before pa rin yun. And parang sinusuportan ko na siya, ganyan. Tapos, yung nag-team up sila with, nag-team up siya with Donnie. So, yung Donkiss niya. So, sobrang natutuwa ako kasi pinapanood ko talaga siya. Yun noon nakita ko sa bus. Pinanood ko sa I Want, yung mga replay, ganyan. So, tapos yun, nakakalungkot na parang nabuhol na. And, pero ano, yung hindi naman doon natatapos yung Donkiss. Patuloy yun eh. Patuloy yun sa heart natin kung hahayaan natin silang mabuhay doon sa atin eh. Diba? And sobrang natutuwa ko doon sa mga tao na patuloy pa rin sumusuporta sa kanilang dalawa. Kahit may magkaiba na sila ng projects. Or, sige, gano'n naman diba? Gano'n naman ang pamilya. Minsan, hindi na nagkakasama pero suportahan pa rin. And yun, pero sana talaga sa future kung talagang naniniwala ako. So natapos mo na yung libro based on their characters? Malapit na matapos yung... Pero hindi pangalan nila. Parang inspired by their... Don and Kisel. Parang harata Don Kisel. Don Kisel ha? Parang hindi masyado connected. Medyo punta lang. Actually, gagawa ko ng vlog para appreciation ng vlog dun nga sa pagka-discover ko nga sa Donkiss. Yeah. And ayun, sa mga Donkiss dyan, mga Kissable, mga fan nila Donny and Fanny Kisses, patuloy nyo lang mahalin yung mga idols nyo. And for sure naman, nandun pa rin yung love na pinaramdam nila sa inyo. So patuloy lang kayo and good vibes lang. Wow, I met a legendary Donkiss supporter, yeah, and he's an author. So baka magka-movie pa out of that? Sana. Possible, no? Mag-i-pitch. So baka ikaw pa lang mag-post na reunion. Talagang legendary yun, no? Mag-anam. Sige, bye! Please buy his books, and he's right now in Vivacon. He's one of the speakers, an author, and also a fan, like me. Bye!